Okay guys, welcome to my channel ulit. Ang ibablog natin ngayon ay ano, regarding sa ano, sa torque drive nitong ating ano, ating motor na to, na Honda Beat Curve. So kung yung iba sa inyo naranasan nyo na yung nawawalan kayo ng hatak, meron naman time na ang takbo mo nasa 50 or 60 lang, tapos sinasagad mo na yung silinyador, nakasagad ka na kahit anong bomba mo, hindi na talaga siya umuusad pa, hanggang doon na lang. So meron naman time na ang bigat-bigat ng takbo niya, nakakaabot ka ng 80 pero sobrang bigat, yung feeling mo na hirap yung makina ng motor mo. So yung mga ganong problema guys, mayroon kasi ako na encounter sa group na nagtatanong ng ganon. Nakasagad na daw yung silinyador niya, bakit na ang takbo lang niya 60. Pero mayroon ding pagkakataon na umaabot, nakakabirit siya ng 80, tas bumabagsak ng 60. Iba rin yun, ibang ano rin yun. Ibang, saglit lang guys ha, nasagin itong aso. Tabi dyan. Yung ating camera nasasagi. Ibang ano rin yun, ibang issue rin yun. Doon naman yun sa loob ng pulley, yung kanal ng female pulley. Nagkaroon na ng another kanal, magpapalit ka na ng ano nun, ng pulley. Bunga 80 or 90, biglang babagsak na 60 yun. Hindi ka na makakaalis doon, hanggang doon na lang. So ibang issue yun. Itong issue na tinutukoy ko is yung pang-araw-araw. Na I'm sure maraming nakakaranas niyan. Kahit anong bomba nila, na naka-fix na lang siya sa 60 or 50. Hindi na talaga umuusad. So ang reason niyan guys, ito. Bubuksan natin tong crankcase cover na to. Ituturo ko sa inyo yung solusyon at saka yung dahilan kung bakit nagkakaganon. Kasi marami akong na-encounter nito, nagtatanong sa group na nakakaranas ng ganitong issue sa Beat, sa Honda Beat Curve. So, gagawin natin is buksan ko muna tong ano, tong crankcase na to para makita nyo. I-explain ko sa inyo ng maayos. Basta siguraduhin nyo lang na okay yung inyong pulley, yung CVT nyo ha. So still ano lang kayo dyan, keep on watching lang guys. Bubuksan ko lang to, mabilis lang to. So yan, hilahin lang natin tong cover. Ayan. So ito yan guys, yung tinuto. Basta siguraduhin nyo, itong CVT set nyo dito ay okay, walang problema. So ito yon yung problema dyan guys. Ito, itong parts na to guys. Ito kasi ang nagdadala ng acceleration ng gulong natin. So para ma-explain ko sa inyo ng maayos, ituturo ko. Kasi ito guys, naranasan ko na to. Dito sa motor na to, since yung aking clutch bell ay 11 years na, so nagtataka ako bakit hanggang 50 na lang ang itinatakbo. Pero may time na malakas, okay, 90 talaga, 90, minsan 95. Pero nitong lately, masyado na siyang nagiging ano, mabagal. At saka nagtataka ko bakit sinasagad ko na yung silinyador, binubomba ko ng binubomba. Hindi na siya naglalaro, hindi na dumadamba, wala nang torque o hatak, nawala na ko ng hatak, nawala lahat. Parang useless na nga yung ano ko eh, nakapix lang siya sa 60. Kahit anong bomba ko ng silinyador, wala na talaga. So para ma-explain ko sa inyo yan, babaklasin ko tong clutch bell. Nandito sa clutch bell yan. Ang solusyon nun at ang cost nun, ito, yung clutch bell mo. So ngayon, babaklasin ko to guys para makita nyo, ma-explain ko ng maayos. So kalasin muna natin to guys, tong ating clutch bell. Yan, nakalas na. Tanggalin natin yung kanyang washer. Huwag kalimutan tong washer nito ah. So ito yan guys, yung i-explain ko sa inyo. Ang ating clutch bell, yan yung bell na yan guys, dapat makinis tong area na to. Ayan, makinis dapat yan.
Tapos pantay, makinis na pantay. Kung makikita nyo, ayan, pantay yan siya guys, pantay. Kapag ito nagkaroon ng uka, ng kanal, maliban lang doon sa mga aftermarket at saka yung mga naka-regrove-regrove, ha? Wala akong pakialam, wala akong problema sa mga regrove-regrove ngayon guys. Hindi ko sinisiraan or wala akong pakialam doon. So, wala akong ano sa mga ganun. So, we are talking with stock, original stock lang tayo guys. So, ito yun guys, sa mga naka-stock dyan na clutch bell, ito yung nagiging problema nun guys. Kapag itong area na to, itong kulay puti na to, eh nagkaroon ng kanal, hindi na siya pumantay dito. Ito, pantay pa yan guys eh. Kapag yan ay nawala na sa align, sa pantay, na nagkaroon, lumalalim na to, doon lumalabas yung mga ganong issue. Yun ang reason nun. So, ang solution yan, para maibalik sa dating lakas, dating torque, dating hatak, dating damba, yung pag umiga ka ay dumadamba siya, ramdam no, hanggang sa pagbirit mo, hanggang sa pagbitaw mo ng silinyador, ramdam mo yung lakas ng power ng makina, ng vibration ng hatak, ng torque na tinatawag. Yung torque, yan yung hatak, yung puwersa, ramdam mo yung power, yung lakas ng makina. Iba pa yung speed, iba pa yun, iba pa yung hatak niya. So, ito yun, ito yung dahilan nun guys. Kapag nagkakaroon na yan ng kanal, yan dyan, wala na. Hanggang doon na lang kayo, kahit anong mararanasan nyo yun, kahit anong piga nyo, hindi na talaga siya dumadamba or wala na siyang maibigay na puwersa. So ito yun, ang gagawin nyo lang guys, palitan nyo to, yung clutch bell. Ganun lang kasimple. Magpalit kayo ng bagong clutch bell, ng bagong bell nyo. Yung iba naman magtatanong, bakit hindi ba pwedeng lihain yung may kanal na yan? Kahit lihain mo guys, may gumawa na niyan, trinay na rin, at saka based na rin sa experience ko at saka sa tropa natin ng mga expert mekaniko, wala na talaga. Kahit lihain mo, hindi yun mawawala yung kanal na yun, unless ipa-machine shop mo. Ngayon, isa pang mga tendency nun, oo, tumatakbo ka. So ang mangyayari naman nun, kapag pinilit mo pa rin yung bell na yun na may uka na, pupudpurin niya lang tong clutch lining mo. Ito, yung lining na yan, pupudpurin lang niya yan. Mapupudpud lang na mauupod yan. Yan ang magiging epekto niya. Ninipis yung lining mo. Kakakapit niya dito. Isa na rin sa dragging yun. Kasama yun sa dragging, yung issue na yun. Yung may kanal yung itong ano, bell na to. So, ang tanging solusyon lang dun guys, ma-advise ko is magpalit kayo ng bell. Kailangan makinis at laging pantay ang area na yan. Yung iba naman, boss, bakit ano? Yung bell ko, kulay ubi na. Sira na ba yun? Hindi ho sira yan, kahit magkulay ubi yan, kahit anong kulay, asul man yan o ano. Walang kinalaman yung kulay sa problema ng clutch bell. Ang may kinalaman dyan sa clutch bell ay kapag mayroon ng kanal. Nagkakaroon na ng kanal, malalim na to, ito mababaw. Ito nakapix dito eh. Itong area na to, kapag malalim na yan, may kanal lang ganun. Yan yung reason ba't ka nagdadrag, mahaba yung ano, yung mga reason ng dragging, mahabang ano, discussion ng dragging yan. Pero yun, isa lang sa naibibigay ko na reason yan. Yung kanal dito, hindi na makakapit ng maayos yung clutch bell. Yung clutch lining mo, ito yung lining na to. Hindi na siya makakapit dito. Kapag hindi kasi maganda ang kapit, hindi maganda ang takbo mo. Kasi ito yung magpapatakbo nitong gulong eh. Siya ay magdadrive ng gulong na dinadrive nitong clutch lining mo. Ngayon, yun nga, kapag may ano yan, may kanal yan, wala na, hindi na siya makatakbo. Kahit anong bomba mo, danas ko na yan. Kaya sinishare ko sa inyo kasi, danas ko na yan dito sa bit na to. 11 years yung clutch bill ko, ngayon lang napalitan. Buti na lang, may nakuha tayo sa tropa na maayos pa, na original, genuine na clutch bill. Kasi wala pa tayong pambili ng bago. Mahal ang bago guys ha. Maganda na kayo ng OnePlus. ng genuine na clutch bell. So yun lang guys ang may bibigay ko sa inyo. Laging i-check yung area na to, dapat pantay yan, makinis, pantay, walang kanal, walang malalim na area. Lalo na to, ito yung kain ng ano natin, lining natin guys, hanggang dito yan. Kapag nakita nyo nang may kanal na yan, makakapa mo naman yan, ayan, dapat pantay oh.
pag nagkaroon yan dyan ng nakapa mong may ano na, may kanto, magpalit ka na. Dahil dadanasin mo yon yung ganong sitwasyon. Kahit anong piga-piga mo, wala na siya maibigay. Tapos malamya ang takbo niya. Wala kang maramdaman na hatak na power, na lakas, kahit anong bomba mo. So yun lang guys. Sana may makuha na naman kayong idea sa vlog natin at keep on supporting yung channel ko. Click nyo lang yung subscribe button, yung bell, tsaka yung all para ma-update kayo every time mag-upload ako ng mga tutorial. So yun lang guys, salamat. So ibabalik na natin tong ating clutch bell. Pupunasan ko muna siya. Ito guys, isa pa to ah. Pansinin mo, puro langis yan. Ay, puro grasa yan. Bakit hindi naman to nagdadrag? Imagine mo, ayan, puro grasa yan. Pupunasan ko. Sabi nila, mayroon akong na-encounter na hindi naman ako against sa kanya, syempre, kasama sa ganitong larangan. So, dahil daw sa talsik ng grasa, yung dragging. Para sa akin naman, guys, hindi ako kumukontra. Idea niya yun. Opinion niya yun. Wala naman akong pakialam. So, para sa akin, ha, sa aking idea. So, hindi ko masasabing yung grasa. Kasi ito, ang dami itong grasa. Oh, ayan, pinunas ko nga yan. Ito, guys. Yan, yung grasa niya yan. Bakit hindi naman siya nagdadrag? Ang ganda ng nito. Konting piga lang. Grabe ito. Tawag yung sinabi ko kanina. Dumadamba to guys. Kasi nga, hindi naman para sa akin, hindi naman talaga yun ang problema. Ito, yung bell ang problema. Kapag mayroon nga yan, sinabi ko na kanina, pag mayroon na yung guhit, may malalim na yan, may kanal na yan, wala ka ng torque na binibigay, wala na siyang lakas, wala na siyang puwersa. Yun lang yun, kaya nagdadrag. Pero hindi talaga matapos-tapos yung issue na yan. So, it's up to you na lang guys na i-find out. So, every time na maglilinis kayo ng panggilid, i-check nyo lagi itong bell nyo, ito, yung surface. Dapat, ganyan yan, pantay. Ayan guys, dapat pantay yan. Yan, salatin nyo lang ng kuko nyo, salatin nyo. Pagka may nasalat na kayong kanto, magpalit na kayo. Kasi, wag uumpisa na doon yung sakit ng ulo nyo. So, ang pagkakalam ko, 1 plus to. Hindi lalagpas ng 1.5 sa kasa. Or mga ganon. Depende. So, yun. Yan ang presyuan yan, guys. So, yun lang, guys. Salamat. Sana may makapulot na naman kayong kaalaman. Bagong kaalaman. Dito sa ating motor. So, yun lang, guys. Salamat. So, yan. Isara na natin itong ating motor. Ayan, isa pa to guys, sa mga nagsasara nito ng clutch lining, lalo na to. Kasi may nakita ako is nawa, nadurog to. Ito yung spline na tinatawag guys. Ayan, yung makita nyo yung mga groove na yan, yung mga ngipin na yan. Yan ang spline na tinatawag. So, mayroon yan dito ngipin, i-shoot nyo. Ang nangyari kasi sa iba, hindi nakapasok na maigi, isinasara na. Ngayon, nagsarili na ng ng kanal, nasisira yung spline. Kailangan isagad nyo yan na ganun. Ipasok nyo muna, hanapin nyo dyan sa ngipin. Pasok nyo. Yan. Pag naisagad nyo na, naipasok nyo na, ikot-ikuti nyo. Gagalaw naman yung gulong yan eh. Yan. Ibig sabihin okay na yan. Pasok na yan. Huwag nyo munang ilalak hanggat hindi ito nakalapat. Nakatama ng maayos doon sa spline. Yan. Tsaka nyo ngayon isara. Yung lock niya. Yung nut, huwag kalimutan lagi. Ay, yung washer. So, ngayon, sasara natin to guys. Ayan, sara natin. Sa pagsasara nito, lalo na yung gumagamit ng cordless impact, siguraduhin nyo na nakalapat yan para hindi masira yung inyong nut. Okay na yan. Sobrang sikip na yan. Laging i-sure ball na nakalapat yan pag binibira nyo. So, yun lang guys. Pandarin natin yung ating motor. Sara natin. So, start natin guys yung ating motor.
nakabuka. So yun lang guys, sana may natutunan na naman kayo sa vlog natin for today. Salamat.